The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to St. John. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God. Have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would have I told you that I am going to prepare a place for you? And if you go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you knew me, you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for a long time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his work. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that what I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father." My dear brothers and sisters, the good news of our salvation. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tingin ko po sa mga nagsisimbang 9:30, mukhang madasalin po kayo. Mukhang you are religious people. You are regular Sunday goers. Alam ko yung hindi Sunday goers eh. Kunyari, yung Pasko, December 24, yun. Maraming yun. Once a year lang nagsisimba ang madal. O kaya yung mga birthday nila, once a year. Ganyan. Pero, magwa 1 year na po ako this month, 1 year na ako dito. Alam ko na po yung mga nagsisimba. Pero pwede po ako magtanong, pag nagsisimba tayo, does it mean na we do not worry anymore? Pag nagdarasal ba tayo, hindi na tayo masyadong nababagabag? Kasi may nagsabi sa akin, "Father, Kapampangan po, Father, nung kapilan kumangad eh, huwag lalo kumigaga na ka." Sabi ko, "Talaga? Kung kailan ka nagdarasal, lalo kang parang mas maraming naisip." Sabi ko sa kanya, "Mabuti pa yung nasa kanto doon, eh, makatas la t-shirt, makatas la mga yan. Kanya-kanya na, lalang problema. Baka ilaman mangad eh." I mean, does worry include the regular life as we go to church regularly? I understand, kumisan yung taong magaling, kumisan mas marami silang iniisip. Kasi magaling sila eh. Marami silang alam na hindi tama to, hindi yata, kulang yata yon. They can criticize a lot of things. Kumisan maganda pa yata yung hindi masyadong magaling. Okay lang. Pwede na yan. Parang gano'n. They have less stress in life. Be careful, ha? Dahil mainit po ngayon, marami po yung heat stroke. Sinasabi po ng nagte-therapy ko, sabi ko doon sa nagte-therapy ko, "Oh, Mike, ba't hindi ka nakarating last week?" Kasi
Twice a week, nagte-therapy po ako dito sa kumbento. Father, ang dami pong na-stroke ngayon dahil mainit. Ha? So, easy lang po kayo. At saka siguro, yung mga na-stroke din, maraming inisip, ganyan, no? Pwede rin, kumisan. Siguro, Father, pag mayaman na ako, hindi na ako masyadong mag-iisip. Hindi rin po totoo yun. Magtanong po kayo sa mga mayaman dito. Marami din silang inisip. Marami lang pong pakisip. Misan, kasama namin sa meeting yung presidente ng University of Santo Tomas, si Father De La Rosa. Kasama po siya dun sa Board of Trustees ng Assumption. Sabi namin sa presidente, yung primus rector ng UST, Father, mabuti ka pa. Wala ka sigurong problema kasi pagdating sa enrollment, ang dami-daming nag-e-enroll sa UST. Dito sa Assumption, mga 6,000 lang ang aming estudyante. Mabuti pa kayo sa UST, 44,000. Kayo pa yung nagka-cut off. Kayo pa yung nagre-reject ng kundipet. Kasi yung UST kasama sa top 5 university ng Pilipinas at kasama sila sa top 300 university sa buong Asia. Sabi ni Father De La Rosa, nakasmile. Huwag niyo sabihin yan, Father Deo, sabi niya. Mabuti pa kayo dito, 6,000 lang ang problema niyo. Kami doon, 44,000 ang iniisip namin. Wala pa yung nakikiusap noon. So imagine, sabi niya, my work is as big as the population. That's true, isn't it? Ngayon kayo isipan, hey, kadagul ng kadagul ng negosyo na, kasuelo na. Halim, madagul yan naman isipan. If he would not be able to take care of your worry, even leaders, the leaders, sometimes they think a lot. Mabuti pa kung minsan yung janitor, pagkatapos niya naglinis, isara na yung lininis niya, tapos, gusto niya po. O yung ordinero, minsan nakita ko yung mga ordinero nagtatrabaho dito, tapos magla-lunch kami. Pagkatapos nun, kung mayroon pa silang 30 minutes before 1 o'clock, magkirala po ka rin lalamta naman. Nakakita na po kayong kalpinterong nagtatrabaho, tapos kakain po sila, lunchtime yung baon nila, ganito po kalaki yung pagkain, yung makabalot pong kain. Balamulo na niya. And then, after that, painawala po, maglagay sila ng konting kahoy, matutulog sila, short talagang siesta, and then trabaho na naman. Mabuti pa sila, nakakatulog. May kilala po ako, ang yaman nila. Pero bago makatulog, umiinom pa po ng sleeping pills. Sayang naman, no? Dami sigurong iniisip. Ne? Mabuti pa yung ibang nagsisimba dito sa St. Jude. Ne? Nagsisimba na, nakakatulog pa. Okay na okay yan. So, leaders, kumisan yung mga leaders, sarado na yung opisina, wala ng trabaho, bakasyon, pero nag-iisip pa. Tignan nyo po yung mga leaders. Usually, yung stress nila nandito. Nandito po sa shoulders. Kasi they think a lot. No? They think a lot. And you know what is beautiful in the gospel? Sabi po ni Jesus sa atin, in a very assuring way, do not let your hearts be troubled. Okay, sige, misip kayo. Sige, magplano kayo. But do not let your hearts be troubled. Ako mismo, I am a worrier by nature. I worry a lot. Halimbawa, last week, Mother's Day, nagbigay kami ng mga flower, yung, ano po yun? Yung flower crown. Oh. Binibilang-bilang ko, ilang kaya yung mothers? Palagay ko, mga 110 ito, sabi ko. Eh, yung problema dito sa St. Jude, mag-uumpisa yung misa, 110 yung mga mothers. Pero pagkatapos ng communion, 220 na. Nakita niyo po yun? Napansin niyo po dito sa St. Jude? Ang daming dumarating, malapit na lang yung communion. Bala mo mag-drive-thru na lang yata. Napansin din ng mga EMDC. Pag mag-start tayo, medyo maluwalas-luwalas pa eh. Putang communion, dakal na lang. Either na tatagalan dyan yung communion o iwasan din homily ng father o kaya iwasan din collection eh po. No, I'm just kidding, mami, rong umupo. I was thinking a lot.
Kung alam po nung ating yung florist natin, si Aching Irene, I sent her to them to buy extra flowers 3 times hanggang afternoon. Puta magisan la rin bulaklak. Puta magisan la. When you worry, you have extra adrenaline for something important for you. If you are a leader, you would all have a lot of this. But I hope your worry would not cause pain to other people. Okay lang, sometimes you worry a little bit, but it will not paralyze you and paralyze your relationship with others. More so when you worry, I hope it does not go beyond your anger up to the point other people are hurt because of our worry. That we have tantrums that could hurt other people with our words. That our fear can also paralyze us from positive action. Jesus must be worried also to people whom he prayed for, the sick, the sinners, those who are angry at him because they do not believe that he is the Son of Man or the Son of God. But in spite of this, he even assured them, "Do not worry. I have prepared a place for you in my Father's house." Kumisan, inisip natin, ang ating solusyon dito, hanggang dito lang. Hindi po. Even beyond our life as Christians, we have faith far beyond our life here on earth. If you will see, di ba may expression, matandang expression ito, alam nyo, God, do your best, and God will do the rest. Gawan mo yung hanggang mo, sige. O lagpas mo kayang hanggang mo, sige. Pero after that, painawan na kang manyaman. Ibigay mo na kayang apong Ginoo. Give space to the grace of God. Paborin mo naman yung Banal Espiritu. Giyawa mo na yung agyo mo. Sometimes, if you allow God to take care of the rest, more beautiful things will surprise you. Minsan po, may binles akong bahay. Bahay po ng matandang arkitekto. Eh, yung arkitektong ito, more than 60 years old na. Siguro, retirement house na niya yon. Eh, architect po siya. Architect. Nationally, is famous. Pero kamukha niyo, mapanimbaya po. Binless ko po yung bahay niya. Kaya lang po, ang bahay niya, laki-laki. Siyempre, pag architect ka, you have to show what you can do, di ba? And then, abang binibless ko po, napansin ko po, meron silang dining. Ay, dining. Tapos, from the dining, meron pa silang mas maliit na dining, yung kitchen. Doon sa kitchen sila kumakain, hindi sa dining. Tapos, meron pa silang dirty kitchen. Binless ko rin. Tapos, meron pa silang dirtier kitchen. Ay, meron na naman. Tapos doon sa dulo, mayroon pa silang dirtiest kitchen. Kadayo kitchen. Tapos po, mayroon pang kwarto yung mga maid, no? Yung mga kasama nila sa bahay, kasambahay. Master's bedroom, children's bedroom, prayer room, reading room, study room. Wow, mayroon pa silang entertainment room. Wow, ganda-ganda. Tapos mayroon pa silang mezzanine. Wow, hindi, yung sa taas ng kisame. Anong tawag doon? Attic yun, attic yan. Tapos po, meron pa silang swimming pool. Wow. Meron pa silang guardhouse. Pagkatapos kong binless, nakaubos po akong 3 canister ng holy water. Sabi ko sa architect, you have a very beautiful house. And then the architect, in his wisdom as an old man, sabi niya, "Father, it takes money to build the house. But it takes a lifetime to build a home." Okay, ganda na sinabi ng arkitekto, ne? It takes money to build a house. Pag may 10 million ka, sabihin mo sa contractor, gawin mong bahay ko, 10 million ang budget ko. Tapusin mo in 6 months. Matatapos? Matatapos po yan. May 20 million ako, gawin mong bahay ko, tapusin mo in 5 months. Matatapos? Matatapos. May turnover pa ng contract, finish contract, and may closure pa kayo. Pero you know, it takes money to build a house, but it takes a lifetime to build a home. It's never too late. What you worry today, you still have tomorrow, and the next day to make it better. In your relationship, in your family, you can continue building it. It's never, never too late. Even improving ourselves. That's why Jesus said, "Don't worry, I have prepared a place for you." Kung kulang pa sa lifetime ninyo, far beyond us, things would be better. Kasi
Naniniwala po ako, kung may kapayapaan ng puso mo, kahit saan, you will always find a home. Kaya kapampangan na po kasanting, ing pusong ating kapanatagan, ne? Nuyaman munta at inyang santungan. For a heart at peace, every place is a home. May nakita ko pong pusang matutot. Nakakita na kayong pusang natutulog. Pag natutulog yung pusa, parang patay, no? Kumisan sa mga tsinelas, sa ilalim ng lamesa, sa may kung saan-saan, natutulog sila. Nakakita nga ako yan, nasa taas ng main door. Misan, kung saan lang sila nakalagay. Kanyaman dang matuntot na eh. For a heart at peace, every place is a home. Pero kahit naka 5-star hotel ka, 6-star hotel, but if you do not have peace in your hearts, I tell you, you will never ever experience joy. And that is what the Lord is inviting us to have. Because, sabi po ng isang writer, ang pangalan niya, Leo Buscaglia, sabi niya, worry does not take away tomorrow's problems, but surely it takes today's peace. Ang gyang misip na kang misip, gyang mikakunuka, eh naman mabawas yung problema bukas. Pero yung sigurado, mabawas yung kapayapan mo ngeni. Let's do the best that we can do for today and even for tomorrow. But do not let your fear paralyze you. Sabi natin po, praying and worrying does not go together. Eh, pwede nga nakakapangadi ka, but bala mo wala kang kasalpantayanan keng kapikakunuan mo. Sana itamungan po manyamantang matuntod o tintang kamanatagan pilubluban. That is my prayer for you. Kaulita sana, maswelo ta mo, may kasimbatan Domingo. May painawatang eni. Bukas, magobrata na naman. Pero because of that, we are always energized of a peaceful heart. Ating kupong kaklase kaya seminaryo, eya po maging pari, pero ane po ka-religious. Eya po maging pari, maging yung professor king metong university, king Bulacan na po, Manila. Maging niya pa pong PPC president, king parokyada. O na pong, niyantang 38 years old yun, may diagnose siya pong diabetic. Aro? Mig-text siya kay kami, pangadiyo ko, ating kong diabetes, sana, maging pangadiyo po. Pangadiyo mo yan po, ako, malambat na ako mag-insulin. kaya ba't may hospital yun? May hospital yun, after a few weeks. Pangadiyo ko, nga na, may hospital ko, nga na, pintalan mo yan po. Anay kaputla, may ayat yun. Ngayon pala, bibilanganin ka kana ng calories, bibilanganin ka kana ng maliw mo, everything. Eh, may patutod, may misip yan, may reduce na yung may reduce, may bagsak yung may bagsak sugar. Dintang niya yung Paris Peace na, penga din eh, dintang ko, penga di, kaya din kaklase mo eh. In-house na kami, king hospital, panabili no reng anak na. Mali kami mo po, umigaga na kayang masyado. Pero baliw po, naning may gising kaya? Itang anak na kanong panganeng, lalaki, elementary pa po. Ita pong anak ng lalaki, pangane, tutukin niya po si Simba, tutukin niya magpag-meeting keng parokya, tutukin niya mangadi, in a very innocent question, nga na po ni anak na, Deo, nga anak na, may mas-mas ko keng kutang na ni nga na ako, nga na, may nga paluklok ko keng hospital bed ko, nga na, tang, nga na, no, tang. Ot ika kapangadi mo, pero katakot mo, pasibayong kaya po na eh. Ano ning anak na? Tang. At ika kapangadi mo, pero katakot mo. May pakarinew kaya nga na ako nga na. May nga paluklok ko nga na. Pepalwal na hospital. Wapin eh. Sana'y tamong sisimba. Eh ako naman sabihan, dapat matapang tamo. Ano? Itamo man sanang aibsan tamo, kapigaganakan tamo. Mangibaboy, kapanatagan tamo. Gawat tamo yung hanggang tamo. Pero yung kasalpantayanan tamo, mamie, kapayapan kaya katangan. Bisak pong magyari kaya't ang sinabi ng Saint Teresa of Avila. Nga na po, when you pray, do not think more, but may your prayer lead you to love more.
Potang mga di kayo, sana eh, kayo mimisip ng mimisip lalo. Sana potang mga di kayo, lalo ko maging mas malugod. May God bless us all. King Lagyo, naningig pa, Panginganak, Panibanan ng Espiritu. Amen.